ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Isang mapagpalang araw ng Lunes, mga kabatang Minor TV, and welcome to another edition of Bulay Buhay ngayong araw ng Lunes, ika-tatlo linggo ng Kwaresma, no? Napakaganda ng gospel today, and nung pinagninilayan ko siya, iba yung dating niya sa akin, no? It's more of a personal examination, yung pag-uusisa ng ating sarili kesa nung sa panglabas, no? At naalala ko yung kanta o yung awitin na malapit na malapit sa aming magkakapatid, dahil ito yung kantang kinakanta sa amin nung araw ng aking ama pagka pinapatulog during siesta. Hindi ko naman po kakantahing buo, pero I'm sure familiar kayo dito. Ano nga ba yun? Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan mong iyong putik sa mukha. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan. Well, yun lang mo. No? Sana hindi kayo inantok. No? Napakaganda po kasi nung gospel for me. It's about us looking or examining ourselves. Huwag na natin munang tingnan yung iba. No? At sabi nga nung kapirasong kanta na ibinahagi ko sa inyo, bago natin pansinin yung dungis ng ating kapwa, yung munang ating sarili ang ating tingnan. At isang kanta na maaring lesson din na ibinigay or na ituro sa amin ng aming ama, no? Sa pamamagitan ng awiting lupa, kung saan ipinapakita, life is short, no? At gusto ko siyang gawing jumping board sa another point of reflection in the gospel. Bakit kaya yung mga Israelita o yung mga tao sa Jerusalem hindi nila nakikita or sinasabing hindi nakikilala yung propeta sa sarili nilang bayan? It's because they are looking outside. They are looking for signs sa labas or sa ibang bayan. No? Katulad nung sinasabi niya din ng aking ama na, halimbawa, mamimili ka ng isang bagay. Or ngayong panahon ng pagtaas ng mga produktong petrolyo, no? May malapit na gasolinahan sa inyo, tapos mas pipiliin mong pumunta doon sa kabilang bayan o sa susunod na bayan para magpagasolina dahil mas mababa doon. Subalit, kung tutuusin, yung pagpunta mo roon sa kabilang bayan para bumili ng mas mababang produkto, ay kukonsumuhin mo rin papunta at pabalik ay almost the same as kung ano yung bibilin mo doon sa malapit na tindahan sa iyo. Di ba? Pupunta ka sa malayo, makakabili ka nga ng mura, uuwi ka naman din, kukonsumuhin mo rin yung papunta at pabalik, eh ganda din yung konsumo, hindi ka rin nakatipid. Eh kung dito ka sa malapit sa inyo, magpapakarga, mahal ng kaunting piso, pero mamamaximize mo dahil hindi ka na, yung oras mo mamamaximize mo, hindi mo na kailangan bumiyahe pa ng ibang bayan, no? So how is that related in the gospel? It's because yung kapitbahay mong tindahan malapit lang sa iyo. Hindi mo kinakailangan tumingin sa iba dahil sa paligid mo pa lang meron na. May biyaya na sa paligid mo. Meron ng biyaya, meron ng grasya na nag-aantay sa iyo. Hindi mo na kailangan pumunta pa o tumingin pa sa iba. Yan ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong araw na ito, no? Para sa aking pagninilay. Yan yung mensahe niya sa akin. Try to look within you, because within you, ando doon na ako.
hindi mo na kailangan tumingin sa ibang parokya, hindi mo na kailangan tumingin sa ibang lugar, hindi mo na kailangan tumingin sa ibang mga nagpapalabas sa Facebook, sa TikTok. Pip, nasa iyo na ako. Ganon din ang mensahe sa inyo ng Panginoon. Ang Panginoon ay nasa iyo na, nasa atin na. Hindi na natin kailangang tumingin pa sa iba. Matuto tayong tingnan muna natin yung ating mga sarili because God's blessing is within us. Huwag tayong magkumpara na yung bakit si kapitbahay ko ang ganda ng kotse, ang ganda ng TV, ang ganda ng bahay. Because that might be his form of blessing na tinanggap sa Panginoon. Dahil ang mga biyaya naman po eh, ang biyaya nga nung tinanggap ng kapatid ko, maaaring iba rin sa biyayang tinanggap ko kahit na magkapatid kami. Kasi magkakaiba po tayo ng pangangailangan. And the Lord is answering our prayers in different ways. That's why, hindi tayo natin kailangan mainggit o tumingin sa iba. Tingnan natin yung ating sarili dahil binibiyayaan tayo ng Panginoon sa katitingin natin sa iba, hindi natin nare-recognize yung ating yung sariling biyaya o yung ating sariling mga tinatanggap galing sa Panginoon. Kaya nga, yung mensahe ng Panginoon sa Ebanghelyo, yung mga yung mga nakapaligid sa kanya sa Jerusalem, gusto pa siyang, kita niyo ha, kasama na nila Panginoon, pero gusto pa nilang ihulog siya sa bangin. Because these people are trying to look for signs other than what's in front of them. Andyan na, no? Andyan na yung gasolinahan, pupunta ka pa sa ibang bayan. Andyan na yung biyayang nakaharap sa iyo, tinitingnan mo pa't naiinggit ka doon sa biyayang binibigay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga kabata Minor TV, this gospel is asking us to examine ourselves, no? Examine ourselves. Huwag na tayong tumingin sa ating pangsarili dahil tayo mismo ay nakakatanggap na ng biyaya. And the challenge for us is one, while we are getting or receiving the graces from God, let us be a grace or a blessing to others. Yan naman yung dapat natin gawin. Kung tayo ay nakakatanggap ng biyaya, no? After nating i-examine yung ating sarili, huwag muna nating itingnan yung iba. Huwag natin tayong ikumumpara sa biyayang tinatanggap ni kapitbahay. Tingnan muna natin yung biyayang tinatanggap natin at ipagpasalamat natin. Tapos, maging biyaya naman tayo sa iba. Sana mga kabatang Minor TV, itong aking maikling pagninilay ay nakatulong sa inyong reflection this Monday morning. At sana maging masagana ang ating darating na buong isang linggo. Patuloy po tayong magnilay, magsisi at magbalik loob at paghandaan natin ang mga nalalapit na mga mahal na araw. Muli, ako si Brother Pip Silverio, Batang Minor, Batch 1995. Sasabi, magkita-kita muli tayo sa susunod na Bulay Buhay. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.